alamin po natin ang latest sa Bagyong Betty. Makakasama po natin si ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas. Ito Ariel, magandang morning. Nakalabas na ba ng Philippine Area of Responsibility? Ito magandang si morning sa'yo, Tito Jeff. Hindi pa lumalabas ng PAR ang bagyo, pero humina na ito bilang severe tropical storm at mamayang hapon, posibleng naka-exit na. Kanina alas 4 ng umaga, ang bagyo ay nasa layong 505 kilometers northeast ng Itbayat, Patanes. Tinayang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at ang pagbugso umaabot hanggang 135 kilometers per hour. Pahilaga o pan-north ang pagkilos ng bagyo sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat medyo malayo na ito, no, nakataas pa rin ang wind signal number 1 dyan po sa Itbayat, Batanes na posibleng ibaba na rin mamaya-maya kapag nakalabas na ng PAR ang bagyo. Kikilos pa pa-northeast ang bagyong Betty sa mga susunod na oras at mamayang hapon nasa labas na ng PAR at dyan naman sa bahagi ng Ryukyu Islands ng Southern Japan mananalasa. Pero ang pinapalakas na habagat ng bagyo ay patuloy pa magdadala ng pagbugso ng hangin at pag-ulan ngayong unang araw po ng Hunyo. Makakaranas pa ng monsoon rains o mga pabugso-bugsong pag-ulan dyan sa Northern Palawan, sa Guimaras at sa Negros. Uulan din ngayong araw sa Ilocos Region, sa Western Cordillera, Zambales, Bataan, Bicol Region at iba pang bahagi ng Mimaropa at Visayas. Kaya kapamilya, manatiling handa at ligtas po sa banta ng mga pagbaha at landslides. At matataas pa rin po ang alon sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon, Eastern Seaboard ng Bicol Region, Occidental Mindoro at Northern Palawan, kaya bawal pa rin pong magpalaot ang maliliit na bangka. Wala pa nakikitang kasunod na sama ng panahon ang bagyong Betty, pero dahil nga sa habagat inaasahan pong hanggang weekend pamaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na po or ng Pilipinas, lalo po sa may Zambales, Bataan, dito sa may western part ng Calabarzon, sa Mimaropa at sa Western Visayas. At dito po sa Metro Manila, makulimlim po at mahangin maghapon ngayong Webes at bagamat may okasyon na sisilip ang araw, aasahan din ang mga pag-ulan. At makulimlim po at uulan hanggang sa weekend, kaya job you, just always bring your umbrella, kapamilya. Yan ang saktong update sa lagay ng panahon. Back to you, Tito Jeff. Tito Ariel, binubulungan ako ni Lian kanina. Eh, baka daw yung iba ang plano, walang payong para payungan ng crush kapag umulan. Paano ba yun? Alam mo, medyo mahirap yung pag-risk na aabangan mo yung crush mo na may payong. Risk-taker daw siya. What if wala rin payong yung crush mo, edi at least sabay kayong basang-basa sa ulan. Oh, diba? Eh, ang tanong, tag-ulan na ba? Alam mo yung tinahinintay natin nating mga kapamilya dahil nga may habagat na at may ulan na dala ito. Pero yung pag-asa kasi may criteria for judging kung tag-ulan na ba or hindi. Bang basehan, una hangin, well may habagat na no. So ang hinihintay ay merong 13 monitoring station sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kailangan 7 sa 13 na ito ay makapagtala ng ulan in 5 consecutive days ng mahigit 25 millimeters. Medyo yun ang inaabangan natin, posibleng ngayon or sa mga susunod na araw ay magdeklara na ang pag-asa. So yun ang criteria, hindi kasama ang creativity at overall impact. Wala rin interpretative dance na kailangan. Okay, ingat-ingat po mga kapamilya sa inyong mga lakad ngayong araw. Magdala ng payong, job yung nga, sabi ni Tito Ariel Rojas, ang ating ABS-CBN News resident meteorologist.